channel na Instagram. So tignan natin kung makapag-propagate tayo. Kasi kanina pa ulan ng ulan. At magbabike sana ako kaya basa pa yung kalsada. Kalilinis ko lang ng bike. Dudumi na naman. Propagate na lang tayo. Mas mabuti pa. 5 pasado na. Pero ngayon lang lubiwanag kasi puro ulan nga. So pag kayo magpo-propagate, di ba, may mga iba't ibang klase ng propagation. Una, eh yung natural plant division. Yung isang Venus flytrap na mature, magkakaroon ng another plantlets or baby plants, no? So una, ayun nga, magkakaroon ng baby plants, natural division yon. So pangalawa, eh yung rhizome division, yung isang mother plant na medyo malaki-laki yung rhizome, mahatiin mo sa dalawa or more than one, no? So itatanim mo yon, so magkakaroon ng mga plantlets yon, yung mga old rhizome na itatanim mo. So at yung matitira na new growth ay yun ay magiging isang plant. Minsan nagiging dalawa pa yun or more, pero usually isang plant lang yun, yung pinakabagong growth point. At yung pangatlo, ayun yung leaf pullings. Meron pang ibang mga pamamaraan pero hindi ko nababanggitin dito. So ito yun muna ang tatlo. So unahin na natin yung natural plant division. So makikita nyo dito na itong halaman na to ay mayroong mga katabi. Wait lang, pwesto natin na maayos. Isi-zoom ko para makita nyo. May mga katabi yan na mga plantlets, no? Although hindi siya yung mother plant yan, kasi rhizome division yan dati. Pwede nating sabihin na natural division na rin to kasi may mga ibang mga plantlets na rin. Okay? So ayun muna ang gagawin natin. So pagka kukunin nyo siya, no? Medyo anahan nyo lang ng konti, kumbaga tanggalan nyo ng konting medium sa gilid o hawiin nyo, tapos tsaka nyo dukutin kasi mas madali yung pamamaraan na yun. Make sure na yung pagdukot nyo pailalim para pati yung roots ay maisasama nyo. Hindi naman complex ang root system ng Venus flytrap, kaya madali lang gawin to. Make sure lang na hindi nyo mahihila, no, yung mismong halaman, no? Ngunin nyo siya ng buo tulad nyan. Punutin nyo kasama yung kapaligid na medium. Hindi kayo magsyado magkakamali dyan dahil ang roots lang naman ng Venus flytrap ay pababa. So zoom out ko para mas makita nyo. Ayan. So pababa lang ang root system niya, makikita nyo. So walang pagilid, kaya pag binunot nyo napakadali lang. Kaya huwag kayo magtataka kung minsan na uproot nyo or pagka umorder kayo may mga uprooted na mga plants, no? Pero pinapak namin talaga na maayos yun. Kung makikita nyo, merong tali yung mga pinapadala namin sa inyo. Ayun yung mga paraan para ma-secure namin yung plants nyo na pagdating sa inyo ay maayos pa rin. So kung makikita nyo dito, merong dalawang rhizome. At hindi lang dalawa yan. Merong pang group of rhizome dito sa loob na mas maliit. So, natural plant division, sabi nga nung isa kong kaibigan, na si Sir Alvin, sabi niya, ang pinakagusto ko talaga ito, yung kusa siyang dadami. Kasi mabilis na lumaki, hindi tulad pagka leaf pullings ang tagal lumaki. At nade-delay rin ang growth ng leaf pullings. Kaya pag nakakabili kayo doon, bagal lumaki ng leaf pullings. So paghahati niyan, itatag nyo lang ng konti o hihilahin nyo lang opposite side. Konti lang ha. Kasi pagka wagas yung paghila nyo, maaring maputol nyo yung mga traps niya. So dahan-dahan lang, pakiramdaman nyo kung may konting resistance, huwag nyong pilitin. Baka nagkakasalabat-salabat yung mga traps niyan or buhol-buhol. So hanapan nyo ng paraan para hindi maputol yung mga traps. So ngayon na successful na tayo dun sa isa. O, kunin na muna natin tong isa. Tanim natin. So kung may mga pagkakataon kayo, pwede nyo rin tanggalan na ng mga ano to. Tanggalan nyo na
ng mga itim-itim o yung mga natuyo, no? Actually, ang iniisip ako dito. No, pero mamaya na pala, mamaya ako na itatanim. May masama akong balak sa kanya. Kasi medyo mahaba yung rhizome niya, so pwede ko pang ipropagate. So, ngayon, tatanggalin na natin itong main growth point dito sa mga group of smaller plantlets. So, ayan yung smaller plantlets nandoon. Nandito naman yung main growth point. So, medyo bakliin lang natin ng kaunti at ganun lang kadali. Natanggal na natin. So, ito na yung main growth. Talaga na yan. At ngayon, natira sa atin yung mga maliliit na plantlets. Itong natira sa atin ay maraming itim-itim. Bakit? Kasi ito yung mga nasa dulo. So, normal na nagkakaroon ng pangingitim sa rhizome. Kasi syempre, tulad nga ng kasabihan natin dito, yung mga lumang or tuyong dahon nga sa mga non-carnivorous plant nagkakaroon. So, sa carnivorous plant, ganun din. Kasi bakit? Halaman rin to. Living organism rin to. So, ayan, tatanggalin natin yung, ayan, tanggal na natin yung itim-itim. Itong mga itim na to na rhizome, minsan may makita pa kayong may kulay puti. No? So, at hindi natin to tinatapon. May mga iba tinatapon na nila. Pero dahil nga, gusto natin paramihin yung plants, bigyan natin ng pagkakataon, baka tubuan pa rin yan ng mga plantlets. Sayang naman. So, may mga chance pa kasi yan na minsan, tinutubuan pa. Bakit? Kasi may mga puti-puti pang rhizome yun. Kahit napatuyo na, may chance pa rin na mabuhay yun. So, itatanim natin yan sa gilid. At itong mga nakuha natin, sabi ko nga, may plano ako sa kanila, pero hindi ko na lang gagawin kasi para sa video na to, eh, mapakita ko sa inyo yung tatlo na pamamaraan. Meron pa naman malaki doon, doon natin gagawin mamaya. So ano nga itong pamamaraan na ginagawa natin ngayon? Ito yung natural division. Yung isang halaman, nagkakaroon ng mga plantlets, natural plantlets. Kahit hindi may propagate, natubuan siya. So hindi ko na describe sa inyo kung paano yung ginawa ko. Pero dito naman, meron pang dalawa tayo natitira. Mas dilinawan natin yung instruction. Kasi yung iba sa inyo gusto na rin magparami, di ba? May mga nagsisend sa akin ng video sa Shopee natin na yung mga nabili nilang halaman malalaki na ngayon at ang dami ng growth point. Magulat ako dun sa isang nagsend. Ano? Yung growing area niya pa, hindi direction ha. Sa garahe lang niya nilagay na mayroong bright light. Eh, naparami niya, napalaki niya pa. Hindi nga lang ganun kapula at ka-upright yung mga tubo, pero maganda pa rin. Ayan. So, ay, nakalimutan ko na naman i-instruct, no? Pero ito, last, hindi ka nakakalimutan. So, ang gagawin nyo, ito yung halaman. No, lalagyan nyo yan ng pure sphagnum mo sa paligid. Bakit yung ginagawa ito? Dahil nga, una pa lang binanggit ko na sa inyo na yung Venus flytrap, walang complex root system yan. So, itong pure sphagnum moss, magsisilbing anchor yan doon sa inyong medium na pagtatanimal. No? Bukod pa doon, pa natin yung camera. Ayan. Bukod pa doon, no, nakakatulong rin yung paglalagay ng sphagnum moss, live man yan or hindi, sa halaman kasi nga, hindi mo kailangan siksikin ng husto pag tinanim mo. Konting ngayon lang, ganyan lang, secure na siya. Hindi tulad pag hindi mo nilagyan ng sphagnum mo sa paligid, no? Ang tagal mong ipat para lang magkaroon siya ng firm na anchor saan mo siya itatanim. So, ayun yung una. Ano nga yung una? Natural plant division. Pangalawa, rhizome division. Ang rhizome division ay paghahati ng isang halaman, no? Kapag malaki na yung rhizome niya. So gawin natin 'yon. Dito natin gawin sa malaki, no? Dito natin gawin sa malaki. No.
Itong malaki na to, medyo kapit na kapit na sa medium. So, medyo alalay sa paghila. Kita nyo ba dyan? So, alalayan nyo. Kasi ramdam nyo naman yan kung kapit na sa medium, may rapang kayong hilahin. Huwag nyo pupersahin kasi mababali yung mga ano nyan, mga roots. So, sayang. So, ito na yung mother plant. Linisan ko lang ng konti sa gilid. Ayan. So, pwedeng-pwede itong i-rhizome division. Ito ha, pag ito ni rhizome division mo, lalo na yung mga ganitong size pa lang, liliit yung mga traps nito. Kaya hindi siya advisable sa mga maliliit pa yung rhizome. Kasi imbis na lumaki yung halaman mo, dadami nga, pero liliit. So, dahil lang sa ating video, kaya ako gagawin to, pero kung papipiliin ako, hindi ko to hindi ko to i-rhizome division kasi nga hindi pa ganun karami yung kanyang traps. No, isang sign na maganda siyang for rhizome division kapag maraming traps. 'Di ba? So, eto ko konti pa lang, so hindi siya advisable sana eh, pero para lang mapakita sa inyo kung paano yung rhizome division, ganito lang yun. I-zoom natin ng kaunti. Ayan. So, ayan yung plants. So, dito natin puputulin. Oh, so, baliktad din natin yung gunting para mas maganda yung pagkaka-cut, no? Kasi medyo curved yung gunting. So, ayan. Cut nyo lang. Simple as that. Ayun na yung rhizome division. So, etong mother plant, balutin nyo uli ng pure sphagnumos. Sumuot ko na. Ayan. Balutin nyo ng pure sphagnumos. Katulong kung live pa yung ibabalot nyo, mas madali makarecover. So, ayan. Ang disadvantage lang pagka-live pala ang gagamitin nyo. Medyo mabasa ang live eh. So sabi nung iba, mabilis daw mabulok. Mag-rat. Pero nasa tamang timpleya na pagdidilig. Ito huwag masyadong diligan. No, enough lang para hindi masimanta yung live sphagnumos at mabuhay mo rin yung plants. Kasi nga pag masyadong mabasa, tunaw talaga. Lalo na yung mga rare na cultivar. Medyo maarte yung iba. Hirap talagang timplahan kung anong gagawin, no? So, etong old rhizome, mas maganda tanggalan mo na yan ng mga black nut traps and rhizome. Kasi bakit? Kasi para yung bulok ng mga traps hindi mag-cause ng fungus sa mga patubo pa lang. So, madaling salita, linisin mo lang. Iwasan mo maputol yung hindi dapat putulin. Ang dapat walang alasin dito ay yung mga nagde-decay na ng mga rhizome and traps. So ito, hihila lang yan pag ganyan. Diba? Okay na yan. So ano mangyayari dito sa old rhizome? Tutubuan yan ng plantlets. Sa liit na ito, maaaring isa or dalawa lang tumubo dito. Pagka malalaki, no, more than 3 na pataas. At pagka ang ganda-ganda pa, hindi masyadong mabubulok yung rhizome, tutubuan lang siya ng mga plantlets. Pwede mo pa uling gamitin yung rhizome na yan sa susunod. O, diba? Bilis lang magparami ng Venus flytrap. Basta't hindi ka mainipin. Palakihin mo muna yung plants, tsaka mo i-divide. So, kaya lang mahal to kasi nga, antagal rin lumaki, lalo na kung sa mga leaf pullings and seed grown. Antagal yung palakihin. O kaya, yung antagal na sa'yo, nag-ano rin yan, natutulog tong halaman na to. Bukod sa kumakain tong plants na to, natutulog rin yan. Ang tawag doon ay dormancy. Pag nag-dormant siya, napakabagal yung paglaki. No? So, alagaan mo pa rin kahit na mabagal lumaki, huwag mo pakialaman dahil wala namang problema, hindi mo kailangan pakialaman. Kasi pag pinakialaman mo, lalong liliit, pamamatay. Goodbye. Diba? Kaya mas maganda yung huwag mo masyadong galawin. So, natapos na natin yung plant division, rhizome division, sunod na natin yung leaf pullings. So, gawin natin yan dito sa leaf pullings. Kasi ito ay medyo may algae na yung paligid. So, maganda may uproot natin to. So, i-leaf pullings natin tong isa.
So, paano ba mag-leaf fullings? So, linisan muna natin yung halaman. Zoom natin lang kaunti. So, linisan natin itong halaman na to. Yan, tatanggalin nyo lang yan, yung mga itim-itim. Ito yung katumbas ng mga nalalagas o ito yung dahon sa mga non-carnivorous plant. Okay, wait lang baby ha. Tatapusin ko lang itong video ko. Salamat. Love you. Okay, thank you. Bye-bye. Goodbye for the video. Sige na. Bababa ni si Papa, saglit na lang. So, pipili lang kayo ng ano dito. Bye-bye. Goodbye din sa video. Ayan, ito yung ano, napili nating leaf fullings. Kasi ito yung nasa labas eh. So, pull lang natin siya. Kaya nga leaf fullings eh. Pupull mo lang. Nag-hope tayo na makuha natin yung buong leaf, no? Kasama yung maliit na rhizome niya sa ilalim. So, ayan. Kuha naman, not the best leaf fulling, pero pwede na. Mabubuhay na yan. Kuha pa tayo ng isa. So, kuha na rin natin ng malaking, ano to. Ayan. Kita nyo tong mga ganito. Rhizome pa rin yan. Hindi to considered as leaf fulling, pero na, parang rhizome fulling, pwede pa rin yan. Mabubuhay. May chance pa rin na mabuhay yun. Muko doon, ang kagandahan nun, pag kinuha mo yung mga old rhizome, lilinis yung main propagation mo. So, well, maliit yung chance na mag-rot itong main growth point mo. So, okay na siguro yun. O, kuha pa tayong isa na defulics. Mas gandahan natin this time. Okay. So, ayan. Mas mahaba yung rhizome niya. Yung ilalim. Ayan o. Ayan. Hindi pa rin the best, pero pwede na. Pag sinabi kong the best, no, may kasama ng ugat. Na, so, mas okay. Siyempre yun. Kasi mas mataas yung chance yung mabuhay siya. Pero mabubuhay rin yan. Ang sikreto lang para mabuhay yung mga leaf fullings nyo, huwag nyo agad ibilad. Morning sunlight lang or lagyan nyo ng medyo shade para hindi agad mabulok. Tapos, alalay sa dilig. Huwag masyadong mabasa. Moist lang. So ngayon tatanim na natin itong main growth point, main kumbaga propagation materials, tapos binalutan na uli natin ang pure sphagnum moss. Tapos ganun lang pagtatanim mo, napaka easy lang. Yung iba na hirapan, pero ang gagawin nyo lang, make sure na yung ugat malagay nyo sa ilalim. Ayan, may ilagay nyo sa ilalim. Yung iba kasi ilagay dyan, yung ugat nasa gilid. So, mas maganda, ilagay nyo sa ilalim. Tapos, i-level nyo rin talaga yung medium. Hindi nakaangat, hindi rin masyadong baon. Sakto lang. Basta yung new growth point, nakaangat. So, ngayon, meron tayong natirang tatlong rhizome. So, alam nyo ba, ito, galing to sa, tatlong leaf fulling. Ito, galing to sa leaf fulling. Accidental leaf fullings, eto. So, eto yung pinagmulan niya na leaf fullings. Tapos, lumaki ng ganyang kalaki. Kung, para mas maintindihan nyo, mas maganda yung leaf, no? Mas malaki yung plant na may buproduce niya. Kasi, saan ba galing yung energy ng plantlets na tumubo sa leaf fullings? Galing rin yung sa rhizome, pati doon sa leaf. No? So, mas malaki, mas taas yung chance na maging successful yan. Minsan, pag tinatamad ako, pinagsasama-sama ko na lang sa isang bungkos ng sphagnum moss yung mga leaf. No? Tabi-tabi siya, pero hindi siya magkakaka-contact. No? Yung talagang, pati itong rhizome na na-pull natin, sinama ko na. So, tatabunan ko lang rin ng ano yan, ng mga pure sphagnum moss, mabalutan, hahanapan ng magandang pwesto, tapos, ayun na, tatanim mo na.
So itong mga nabunot mong medium, okay na yan, lagyan mo lang. Ganyan mo lang, no? As long as wala kang tinatabunan ng mga propagation dyan, goods yan. No, may mga tinanim pala ako dito mga adil eh. Natabunan ko yun ng kaunti. Pero dapat may naka-expose pa rin. Kasi para tumubo talaga sila. So, ngayon didiligan na natin. Yung pandilig natin ngayon, eh, medyo bago na kasi ginagamit natin ngayon, mapakita ko sa inyo, ay yung hose na magic hose. Hindi ba na nga ito eh. So, luma na to, pero old stock kasi nga nasa bahay namin, hindi namin ginagamit. So, ngayon, tinray ko. Working naman, humili lang ako ng adapter para dun sa grifo. So, kaya sa bumili ako nung uli nung rechargeable, ito kasi ready to use na agad, di ba? Tapos abot pa siya kahit isang parte ng growing area. Kaya okay na okay rin. Hindi lang ganun ka-fine yung mist niya. Kung may mabibili kayo na mas fine na ganitong magic hose, mas okay. Pakita ko sa inyo. So, ganyan yung ano niya, pagka-fine niya. So, pwede mong iiba-iba ng setting eh. Shower to, may flat, center, ano to, cone, pool, mist. Mist ba yan? Baka may mabasa ako sa ilalim, hindi yung mist. So, ayan, jet. Ayan, shower na lang gagamitin natin at medyo ilalayo natin ng kaunti. Kasi yung pressure malakas eh. Yun lang. Diligan nyo lang. Yan ang pagdidilig. Diba, napakaganda pa tong araw na ito. Matatapos na lang, nakapag-propagate pa tayo. Eh, meron pa ako nakalimutan i-propagate. Ayun o, yung isa. Pero natapos na natin yung tatlo, ha. Yung tatlo ay ano, ano nga yan? Natural plant division. Magkatutubo yung plantlet sa tabi ng main growth point. Pangalawa, rhizome division. Nahatiin mo yung malaking rhizome ng halaman sa dalawa. Pangatlo, leaf pullings. Okay? So, papatayin ko muna tong ating magic hose. Wait lang. Ayan, yung magic hose, dahil nga nag-iipon siya ng pressure dun sa hose. Rubbery siya eh. Nag-expand yung hose. So kahit na pinatay mo, meron pa rin pressure yan. Ibubugay niya pa rin yan. Kaya merong after dilig. After taste ba yan? After dilig yung hose. So baka mabasa kayo, ingat-ingat rin. So ngayon, dahil tapos na tayo yung mag-propagate, may nakalimutan lang tayong isang hindi galawin na kailangan kong i-propagate rin. Ito. So more than one plants na rin yan. So considered to as natural plant division. Ayan, meron ng ano. Ayan o, ang kagandahan pagka rhizome yung ano mo. Ayun oh, may maliliit na plantlets na pwedeng tumubo. Etong maliliit na plantlets na to, magiging full grown na halaman yan pagdating ng araw. Kaya, lagyan mo lang ng rhizome, lagyan mo lang ng sphagnum mo sa paligid. Etong apat na maliliit na traps na to, ay lalaki yan. It will take time dahil nga and humiwalay siya agad, tsaka aga-aga ng kanyang pagiging halaman. So, mas matagal siyang tutubo, pero tutubo pa rin. So, itanim nyo lang na maayos. Ayan, ang tanim na maayos, pero hindi nakaayos ang tanim ko. Ayusin ko lang. So, siguraduhin nyo lang na upright yung pagkakatanim para hindi humiga. Ayan. So, ngayon, meron pa tayong naiwan, no? Natumpok dito. So, ganun uli. Yung instruction, pailalim ang ano, kuha.
So tapos yan, hilahin nyo ng dahan-dahan. So i-divide ko muna to. Haba na ba yung video natin? 25 minutes na. Bahala kayo kung papanoodin nyo pa rin to, pero nasabi ko sa inyo yung tatlo. No? So ito ay ayan, plant. Ayan, may dalawa na uling halaman. So from one mother plant na bigay sa atin, ngayon medyo marami-rami na. Mabilis ba? Mabilis kung malaki yung plants na nakuha nyo. Kaya pagka sinasabi ko na sa inyo kung anong malaki sa time na yun, huwag na matigas sa ulo nyo, kunin nyo. Kasi kung gusto nyo magparami ng plants, eh, ayun ang, this is the way. No? Wala pang episode na bago yan. So, eto, this is the way po. Yung pagka malaki ang rhizome, malaki yung plants, so madaling paramihin yun. Pag maliit, eh, mas mura nyo mabibili, pero mas matagal nyo mapaparami. So, ayan, tatanim na natin. Dalawa lang pala to. Pero malaki yung rhizome niya, pwede ko pang hatiin sana, pero wag na. So, ayan, kuha tayo ng panibagong set ng pure sphagnum moss. Yung mga sphagnum moss namin, paubos na rin eh. Kaya hindi ako nagbibenta ngayon eh. Kasi ako yung mawawalan pagka binenta ko. Eh, alam nyo naman dito, tulad kanina, may anim na order. Nasa more than 10 plants yun. Kasi may isa, apat yung binili. Yung isa, dalawa. So, bilis namin makaubos ng mga paso at mga medium, mga supplies. So pagpasensyahan nyo na kung ang bilis rin namin magtanggal ng mga ibang mga supplies dyan kasi ginagamit rin namin. So ayan, itanim na rin natin ito. Actually ngayon wala na kaming perlite, no? Siguro isang tabo na lang yung natira dyan. Pumunta nga ako bukas sa silang. Ano nang bilihan ng murang perlite? May video tayo na. Kung saan doon nakakabili. Sa Loyola Seeds, 1,400 yung isang sako. 100 liters yung isang sako. So, hindi yun ibig sabihin na 100 kilo yon. Hindi. Baka ilang kilo lang yon. Ang pinag-usapan doon yung bulk or volume. So, 100 liters yung ano niya, yung pinaka yung dami. Ayan. So ayan, ayan na, nakatanim na. So budidiligan ko na lang uli yan. So yun lang, sana may natutunan kayo. So ang gagawin ko na lang dyan, ilalagay ko sa lugar. Sorry, ilalagay ko na doon kung saan ko siya kinuha kanina, nandun yan sa arawan. So ibabalik ko na rin doon. Pero kung kayo gusto nyo mas mataas yung success rate, lagay nyo muna sa medyo shaded ng konti. Tulad dito, sa lugar na to. Medyo shaded dito kasi meron pang grape sa taas. So, yun lang. At kung ano ba yung mas the best, sir? Shaded or full sun agad yung propagation? Pag full sun, may chance na matuyo. Kung bago-bago pa lang kayo at hindi kayo masyadong bumibisita sa growing area, so hindi nyo maagapan. So, mas safe talaga sa lilim muna. Pero dito kasi araw-araw naman kaming nabisita sa growing area at dahil nag-aasikaso kami ng order, nagpapakain kami ng ibon. So, hindi pwedeng hindi kami pumunta dito. So, kaya na-check namin ng madalas. At kaya mas gusto namin sa full sun kasi mas mabilis ma-acclimate pag full sun agad. Mapapula agad yung halaman at sanay agad doon sa harsh environment and condition na meron kami dito. So, yun lang. God bless sa inyo and keep safe. Bye-bye.